Pinasinayaan na ang clean energy project sa isang komunidad sa Cavite. Layo nitong tugunan ang mga problema sa kuryente. Kung paano, alamin sa frontline report ni Gio Robles. Ito ang charging station para sa electric vehicles o EVs dito sa Gawad Kalinga Village sa Barangay Hugo 13 Martires. Pinagagana yan ang recycled na batteries mula sa EVs at solar energy. Bukod sa pag-recharge ng EVs, ang kuryente mula sa pasilidad ay kaya ring magpailaw ng streetlights sa Gawad Kalinga Village. Ang mga bubong naman na ito may solar panels na pwede ring magbigay ng kuryente sa GK Village. Proyekto ng Meralco Industrial Engineering Services Corporation o MIESCOR at Korean company na Sochang Electric ang clean energy facility. MIESCOR, we take pride in completing this 50 kilowatt PV plant using the recycled batteries. $3 million o halos 170 million pesos ang halaga ng proyekto. Sana po makatulong itong solar facility na ito sa pagpapailaw ng mga street lights at mga pasilidad sa inyong Gawad Kalinga. Nagpasalamat naman ang mga kinatawan ng Gawad Kalinga sa proyekto. Bukod sa libreng kuryente, malaki rin daw ang tulong nito sa paghubog sa kaisipan ng mga kabataan sa komunidad. We also have to capacitate the young poor. Having projects like this unlocks possibilities in their minds. Umaasa naman ang Korean partners ng Meralco at MIESCOR na mapalawak pa sa iba't ibang lugar sa bansa ang proyekto. Malaki raw ang potensyal ng teknolohiyang ito sa pagbibigay ng enerhiya sa sektor ng agrikultura at sa malalayong lugar. During the daytime, we are generating and then storage it in the batteries. And then whenever they are charging the cars or jeepneys or the e-bike, they can use the power from the batteries. And also, since the capacity is enough, so we are also delivering the extra powers to the village here in Gawad Kalinga. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.